Yo, what's up sa inyo mga tola? Welcome back po muli sa aking channel. Nga pala, bira na lang pala ako nag-upload dito sa aking YouTube channel kasi nga nagkaroon po ako ng problema. So bali, meron po akong kabanggaan na tricycle. Basag yung ano ko, yung bumper ko mga tol. Kaya ang ginawa ko, pinasok ko na lang sa insurance. So bali, ang nagkasikaso ng insurance ko para maklaim yung talyer na pinagdalang ko nito sa sakyan. So bali, wala na lang akong ginawa. Nagantay na lang ako. Yun nga lang, 3 linggo ako nagantay, pambirang tagal. Ganun pala yung insurance, no? Bali, isang linggo ang inabot para ma-approvehan lang itong sasakyan ko para maumpisahan ang gawin. Tapos nung ginawa na siya, nung inumpisahan, 2 linggo bago natapos. Tapos ngayon, nagkaroon ng problema, hindi ako satisfied at saka pangit ang pagkagawa. Kaya ibabalik ko ron at gagawin daw nila ulit. So okay naman, pag-usap namin, gagawin daw nila ulit. So ayun mga tola, pag-usapan pala natin ngayon. Unang-una, bakit maraming natanggal na unit dito sa Grab ngayong taon na to? Tapos pangalawa naman, meron kang sariling unit, magkano nga ba ang aabutin at gagastusin mo para makapasok ka kay Grab? Tapos pangatlo naman, tips to mga tol, pag nakapasok na kay Grab, saang area nga ba o lugar ang pinakamaraming booking at anong area naman ng hindi gaanong mabooking o wala gaanong booking? So ito, bigay tips na lang din sa inyo mga tol kung sakaling makapasok kayo kay Grab, para naman kahit papano magkaroon kayo ng idea. Kasi nga nung ako nung umpisa nangangapa talaga ako at saka wala pa talaga akong alam sa about sa mga booking, kung saan nga ba magandang booking, saan nga ba pinakapangit na booking at saan nga ba lugar ang pinakamatraffic. So ganun. So pangatlo mga tol, tips, pag-uusapan natin yan. So unahin natin mga tol yung number 1. Bakit nga ba marami natanggal ngayon kay Grab? At bakit gumanda na ang biyahe ngayon? So una-una mga tol, tinanggal na po kasi lahat ng model 2015 hanggang 2017 model na sasakyan. Tinanggal na po lahat yan. Kaya nga maganda kayo kasi nga maglalabas daw po ng slot ang LTFRB. So babala lang mga tol ha. Ingat kayo sa mga scammer ha, sa mga Facebook page na sabi nagpapalakad, nagpapareserve. So ingat po kayo, bata live po yan, baka kasama kayo sa matanggal dyan o kaya baka isang taon nyo lang magamit matanggal na kayo sa platform kasi nga peke po yung kapag palakad. So mas maganda dun po tayo sa legal para yung isip natin hindi tayo mangangamba kasi nga kapag illegal po yan at na-detect ni LTFRB na illegal yan at may mga hukos-hukos yan, tatanggalin po kayo sa platform mga tol. Bali, utusan ni LTFRB si Grab na tanggalin mo yan, ano yan, talahib yan. So yun mga tol, ingat kayo doon kasi nga marami na po nangyari ng ganyan, mga talahib na tinanggal ni Grab. Totoo po yun, experience ko po yun at sa mga nakakilala ko. So yun mga tol ha. Yun mga tol, abangan nyo ha, magbubukas na po ng slot, antayin nyo lang mga tol. I-follow nyo po ang page ng LTFRB at yung Grab mismo na may megit million yung ano niya followers niya sa Grab, i-follow niyo kasi nga doon po sila nag-a-update kung kailan maglalabas ng slot. Syempre babalita rin sa TV yan. So syempre mas maganda i-follow niyo na yung page nila para pag nakita niyo makapaghanda kayo. So ngayon mga tol, may nagtatanong sa akin na paano daw yung sasakyan kung wala pang ORCR tapos ipasok mo kay Grab, pwede po yun mga tol, pwede po yun. So alam kasi yung kasamaan ko kasi kumuha ng sasakyan, ipinasok niya kay Grab, so bali wala pa siyang hawak ng ORCR pero naipasok niya. So si Grab na po ang magdidetalye sa inyo kung ano nga ba yung ang mga requirements na kailangan nila para kahit walang ORCR pwede nyo maipasok kay Grab. So ay mga tol, tapos mag-aantay kayo ng mga 3 to 4 months bago ma-activate, tapos pwede na kayong bumiyahe. So ganun lang mga tol, yung iba naman inaabot ang 1 buwan. Kaya nga sabi ko nga dun sa unang vlog ko na kapag kukuha kayo ng sasakyan at ipapasok nyo kay Grab, siguraduhin nyo lang malalim yung bulsa nyo, meron kayong papaluwal. Ngayon, ang diskarte naman ng iba, ipinapasok nila kay Joy Red Joy Car. Bali dun kasi 1-day activation lang, pwede mo nang ibiyahe. So kahit papano, mapunan mo lang yung panghulog ng sasakyan mo para makaraos ka
sa mga ilang buwan na bago ma-activate ka kay Grab. So ang iba kasi inaabot ng 5 months to 6 months bago ma-activate kay Grab. Kasi nakapila kasi yan mga tol. Kaya nga mas maganda kapag nakapalo kayo kay Grab, kay LTFRB, mauuna kayo sa pila. So hindi yung mangungulelat kayo mga tol. So ganun lang mga tol. Abangan nyo yan mga tol. Malapit na. Kung may unit ka man ngayon, ipalo nyo na yung page ng LTFRB at kay Grab. Para pag nagkaroon ng update, sugurin nyo na. Sayang yung pagkakataon mga tol. At medyo maganda na nga pala ang biyahe ngayon. Ngayong buwan na to, pagpasok ng February hanggang March. Kasi nga, tinanggal na po kasi yung 2015 at saka hanggang 2017. Mga luma na kasi yun. Kahit naka-CPC na sila, tinanggal pa rin sila mga tol. Kasi nga luma na yung sasakyan. Ang kay Grab kasi 5 years to 7 years lang mga tol eh. Pero ang kalimitan 5 years lang eh. So ganun lang mga tol. So yun mga tol, pangalawang topic na mapuntahan natin. So magkano nga ba ang gagastusin kapag magpapasok ka kay Grab? So marami kasi nagtatanong sa akin yan. Bali kung meron kang sasakyan, ipapasok mo kay Grab. Bali ang babayaran mo lang kasi doon, alam ko 6,000 lang. Hindi kagaya ng iba na pag nagpapalakad eh, sinihinihingi 50 mil. Napakalayo, no? Tapos, wala pang kasiguraduhan yun. Dito, 6,000. Pag may merong slot at nag-apply ka kay Grab, 6,000 lang babayaran mo para sa prangkisa. Bahala na si Grab doon. Wala ka na, pagpasa ka lang ng requirements, si Grab na bahala sa proseso, bahala sa etc. prangkisa para may biyahe mo ng sasakyan mo. Ganun lang mga to. Wala ka ibang isipin. Si Grab na ano, nag-aasikaso. Hindi kagaya ng iba na ipapalakad, talahib, tapos pagbabayad ka ng 50 mil. Ah, bahala kayo. Kung gusto nyo kagatin yun, bahala kayo. Kung may papasok nyo makay Grab yan, huwag nyo aasa na tatagalin sa sakyan nyo. Manuwala. Maliban na lang kung meron silang pinakamalupit na kapit. So, ganun naman talaga mga tol eh. Pera-pera lang labanan, pero ayaw ko magsalita tungkol dyan. May mga tao talaga may mga ganyan na malulupit. Ang tawag nga nila doon, under the table. Kahit saan kayong pumunta, basta nandito tayo sa lupa, meron at meron talagang mga ganyan. Hindi mawawala yan mga tol, kaya huwag na kayo ma-stress tungkol dyan. So ngayon mga tol, yun, 6,000 lang mga tol ang gagastusin nyo para sa prangkisa kung ang inyong sasakyan ay sedan. Pero kung 7-seater o 6-seater yung sasakyan nyo, o SUV o kaya ano ba tawag dito, yung MVP, kagaya ng Innova, Avanza, o kaya Expander, nasa 7,000 lang po ang gagastusin nyo dyan para mapoproseso ang papeles nyo. Ngayon, kailangan nyo lang talaga na kung cash yung sasakyan nyo, mas okay. Pero kung hulugan, kailangan nyo lang mag-antay ng 5 to 6 months, 4 months, mga ganun. Pinakamabilis, 1 month. So, kailangan nyo lang maghanda ng ganong aluwal para hindi kayo mabatakan ng sasakyan. So, marami kasing iba na nag-apply, nag-antay ng mga ilang buwan, di pa rin nakapasok. So, ang nangyari, nabatak yung sasakyan. So, ganun mga tol. Ingat kayo doon. Ngayon, punta naman tayo sa pangatlo. Kung makapasok na kayo kay Grab, saan nga ba ang pinakamaraming booking at saan nga ba ang pinakapangit na booking at anong lugar ang pinaka-traffic na base sa aking experience mga tol, sishare ko sa inyo to. Ang pinakamaraming booking sa may bandang south, gagaya ng BGC, Makati, Pasay, Paranaque, Las Piñas, Cavite, Laguna, Muntinlupa. Marami pong booking dyan paluwas ng Makati mga tol. Ngayon, dito naman banda sa Quezon City, bibihira lang booking dyan, tsambahan lang mga tol. Basta Quezon City, papunta ng Camarin, papunta rito sa Caloocan, bibihira po ang booking dyan. Kung meron man, tsambahan lang mga tol, lalong-lalo na sa gabi, sa tanghali. Naku, wala talaga. Maliban na lang sa umaga, meron. Pero pagdating ng tanghali, pagdating ng hapon, obligado baba ka agad kayo. O kaya mag-set di kayo, papuntang south, tapos gumapang na kayo pababa. Para hindi kayo abutin ng dilim dun sa bandang norte mga tol. Ano dun? Konti lang ang booking dun. Subok na subok ko na yun mga tol kapag napapadpad ako dyan sa may bandang Quezon City. Kasi nga dyan kasi maganda kasi ang transportasyon dyan. Merong MRT, merong mga bus. So hindi na sila matatraffic. Dire-diretso lang kung pupunta sila ng Pasay, ng MOA. Kasi nga sasakay lang sila ng LRT.
Siyempre, tas mura pa ang pamasahe, 35 pesos yata. Ikumpara mo sa Grab, nasa 700. So, MRT ka na lang. Ganun mga tol. So, umaga, meron dun. Pero pagdating ng tanghali hapon, wala na mga tol. Tsampahan na lang. So, ganun lang mga tol. Ah, sana nagkaroon kayo ng konting idea. At kung nagustuhan mo to at nagkaroon ka ng idea sa mga sinasabi ko, ipalo mo naman ako mga tol. Sa Facebook page at subscribe mo ako sa aking YouTube. Meron nga pala ako Facebook page sa mga hindi pa nakakalam. Tongbits Official. Tongbits Official mga tol. Pasyalan nyo lang. Marami po mga tips yun sa daan. Kung anong nangyayari sa Maynila. Sa mga bandang huli-huli. Eh, may mga tips ako dyan mga tol at makakatulong sa inyo yun. Kung kayo ay nakapag-umpisa na sa Grab. So yun mga tol, good luck lang sa inyo. Sana magkita-kita tayo sa daan. Ingat, bye-bye.